underground music scene, and with us now is the youth. Okay, ibahin natin ang style. Ikaw, pakilala mo siya. Ano pangalan mo? ako si, ano, si Dodong. Ikaw, pare. Hindi ako si Robert eh. Ako nga pala si, ano, si Robert. Ayan. Sino ba ako? Airap, yan. Okay, anong panong piniplay mo? Ako, sa bass. Bass, ikaw? Oh. Ako, sa lead. Lead, you? Sax. Sa drums pala ako, sa drums. Okay, drums. Okay, for the questions. Oo, hindi ko maalala eh. Okay. Ah! Pag hindi kayo nagre-rehearse, hindi kayo tumutugtog na yun. Anong ginagawa nyo? Kanya-kanyang gimmick. Kanya-kanyang gimmick kami. Ako, ano ba ginagawa ko? Nagbubulak-bula ako sa Mega Mall. Hindi wala akong magawa. Ako sa galeria. Ako naglalaro lang ako sa amin eh. Yun lang. Okay, paano ba kayo nabuo? Saan kayo nagkakakilala? Kami. Sa lugar namin. Kasi magkakalugar lang kami. Para kami taga-Pasay. Ayun, ano ba? Tapos kapit-bahay, kasi na, yung kabanda nila dati, kapit-bahay ko. Tapos friend ko yung si Richard, yung manager namin yun. So dati ni-recommend ko sila kay Richard. So eventually, nawala yung isang member, ako na yung pumalit. Tapos yun na, nag-stuck na. Tapos may times dati, apat kami, kaya lang we felt na mas bagay talaga kapag tatlo lang. At so okay kayo sa tatlo? Hindi na kayo... Kasi parang, di ba parang kapasig na sa stage? Hindi, mas feel nga namin pag tatlo. Minsan nga, dalawa lang. Oo, ayun. Talo-talo. Ano yun, actually yung ginawa namin noong una yun, wala talaga yung word na bakla. So, talagang title ng multo sa paningin. Tapos, eventually, habang nag-evolve yung song, si Dodong na yung nagdagdag yun, yung word na bakla. Pero ano yun, yung word na bakla, hindi naman siya ibig sabihin na tinatama kami isang particular na klase. Ano yun, pwede naman namin siyang tawaging multong aso o multong baka, ganyan. Multong Robert. Pwede, o multong... So, ang context yun ng bakla dito, yung parang duwag, yung gano'n lang. Yeah, parang sa Florante Laura na term na duwag ka, di ba? Parang, pero ewan ko ba ba't feeling ng iba na sila na yung tinatama kahit di naman sila yung sinasagasaan, eh. Parang pakit effect, gano'n. Walang nagmamahal sa akin, tingin mo na. Pakwento niyo sa amin yung ano, yung tinanggihan daw kayo ng recording company kasi hindi daw kay Tisoy. Totoo ba yun? Oo. Oh, parang feeling ko naman... Yung Tisoy kasi tipong ganun. Hindi kami ganun eh. Yung mga recording companies dyan, pag na-expire yung kontrata namin, pag yumaman na, magpapaputi ako. Totoo yun? Totoo yun? Tinanggihan kayo? Yeah. Ayaw na namin banggitin yung recording company. Oh, perception nila kasi ng rock package. May cute eh. Wala sa amin. Oo, hindi uso yun. Kinukutasan ng mga cute. Hip-hop time. Wala.
Okay, napapaaway ba kayo dahil sa mga kanta nyo? Ah, hindi. Hindi, pero ano eh. Okay lang. Ano, ito ah, we'll make something na ano, parang statement na... Kasi ano eh, napapansin namin, sa gigs namin, nagkakaroon ng violence eh. Gusto namin malaman nila na kami mismo dinidenounce namin yung violence of any form. Talagang grab, alas ngayon, may bagong breed ngayon eh, ng mga... Hindi mo matataw na punk eh, mga thugs eh, mga muggers tayo, ano. Grabe sila, talagang nandun lang para mag-create ng ano. Ano naman, foul na yon, parang... Mag-trip na lang sila, huwag na lang silang manakit ng kapwa. Parang... Tsaka ano, dun sa ang tingin sa kami mismo violent, hindi. Lahat ng violence in any form, dinidenounce namin. Talagang, kung mag, ano, matay na lang concert, cool ka lang, di ba? Hindihin ka na mag-trip ng iba nung nakakasakit. Deep naman tayo. Ano sa tingin niyo yung contribution ng music niyo sa madlang tao? Kami siguro ano eh doon sa 8 notes na do re mi fa sol la ti do, siguro sa ilang milyong musicians na ano na yun, nahalo ha. Siguro kami meron kaming ginawa na nagawa na dati, pero proud kami sa music namin dahil dito sa Philippines. Ewan ko, ayun yung music namin kasi gusto namin malaman eh, kaya kami nag-release sa major label, kung gaanong ka-wide yung i-reach niya na tao, kung hanggang saan ba tong rock, alternative rock market na to, parang yun yung gusto namin patunayan eh. So, hindi pa namin alam sa ngayon, pero ano, sa nakuha namin balita, masaya, nung, kasi yung album namin, so, nung 27th, ni-release siya local, yung sa ano, doon sa napapasyala namin, ano, halos sold out siya eh, parang hindi namin maintindihan kung bakit, parang, may sabihin siguro, merong tao talagang ano, may ear na para doon sa market na yun eh. So, siguro yun na yun. Sa amin, ano eh, masaya na kami nakapag-release kami. At least, yung nasa isip namin, mapapakinggan na iba. Oh, lahat kayo magsasalita. Anong dream nyo para sa the youth? Anong dream nyo para sa youth? Mauna ka, kanina ka patahimik dyan eh. Ano ba sa akin? Eh, gusto ko sana, ano, eto. Total, nabigyan na kami ng break. Sana tuloy-tuloy. Ayan. Yan lang. Marami. Sana ano, maging Pasko na. Pasko na, ano? Hindi, seryoso! Hindi. Ang wish ko lang, sana maging matagumpay. Tsaka, ano, maging magtagal pa kami. Yun. Kami, ako wala akong special dream. Siguro, ano lang, magpapasalamat na lang kami doon sa susuporta pa. Tsaka doon sa sumuporta. Yun ang panaginip namin, na pangarap namin sana yung mga sumuporta, susuporta pa rin sa amin hanggang kapag Nagunaw Mundo. Yun, magsama tayo.